Pag-uusapan natin ngayon ang mga sampu scam ng mga tropa natin. Yo and welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, ngayong gabi ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga tropa mong scammer. Ayan, may mga sampu tayo. Sampu tayong pag-uusapan tungkol sa mga tropa nating mga scammer. Unang-una, nabiktima ka na rin ba ng mga salitang on the way na ako? Yung tipong naghihintay ka sa McDo, mga nakakatatlong bilang mahaba ka na, tapos hindi ka na-order, tapos babalik ka ulit sa likod, hindi pa dumadating yung inaandang. Diba, nakakabwisit? Pag yung halimbawa, diba, yung sinasabi nila, on the way na ako, bago palang maliligo yun. O kaya man minsan, kakagising lang. Kaya, huwag tayo masyadong maniniwala sa mga on the way na yun. Hindi yan totoo, scam yan. Minsan nga, dadating pa sa time na on the way na daw, pero hindi pa nakakasakay ng jeep. Paano? Iisipin mo, paano? Paano ka naging on the way kung hindi ka pa nakasakay sa jeep? O kaya man hindi ka pa nakasakay sa motor mo? At pabango ka pa lang sa kama mo, hindi ka. Diba? Yan ang mga uri ng scam ng tropa mo. Ayan ang unang-unang dapat iwasan natin. Huwag tayo maniniwala basta-basta sa mga on the way. May naranasan ako isang beses. Ayan, tropa ko to, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Halos 3 oras na ako nag-aantay sa Santa Cruz, sa McDo. Saka sa mini stop, makakatatlong ikot na ako sa dalawang stop na yun. Hindi pa rin dumadating. Ano kaya? Nakakahiya naman sa on time, di ba? Nakakahiya sa inyo, oy, bago na kayo. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, guys. Ito, isang scam din to ng mga tropa natin. Lalong-lalo na pag-uwi yung pera nila. Diyos ko po, Marimar. Number one, wag kang magpapalit ng pera mo pag-buo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, number one yan. Kasi ganito yan eh. May mga barkada ka kasama mo. Bibiling sigarilyo. Uy, men! May barya ka dyan. Bibili lang ako Yossi. Wala kasi akong barya dito eh. Uy, men! May barya ka pa dyan? Wala pong masahe. Buo pera ko eh. Kadalasan nangyayari din to sa mga bar. Ayan, sa mga habagan. Unang-una, sabihin sa'yo nung, pre, may barya ka pa dyan? Yung bag mo muna ako. Mamaya ako na lang sa'yo bibigay pagkatapos natin mag-inom. Scam to. Huwag ka maniniwala sa ganun, pre. Lalong-lalo na yung kasama mo lalaki. May kasama ng chicks na ko. Labo na yun. Galimutan na yun. Pangalawa, huwag kang magtitira ng pang-uwi. Madami tayong tropang ganito, guys. Pangasahe sa tricycle, pangasahe sa jeep, pambili ng Yossi, bibili sa mini-stop, bibili sa McDo. Marami. Maraming sipabayad tas hindi naman nagpabayad. And ang pangatlong pag-uusapan natin na scam ng mga barkada natin, yung mga tropa natin may kasamang chicks sa inuman. Oops! May mga tropa ako naaalala nung ako yung mga palalabas pa, palagi mix sa mga pa. May mga nakakasama akong barkada, may mga kasama silang chicks. Alam mo ba mga discarte nila? Uy, men! Maaga kami uwi ngayon, ha? Maaga papasok namin bukas, eh. Scam yun, pre! Hindi muna tapusin yung inuman. Total, pare-parehas naman tayong may pasok na bukasin. Uuwian mo kami. Real talk, ano ba talaga yung dahilan? Ba't ka nag-inom? Samantalang naman, pag kayo yung nag-iinom lang, magbubarkada, eh halos umagahin pa kayo, bitin pa. Tapos ngayon, nakaga mo uuwi. Nakakapasok ka ba naman kahit yung tayo-tayo lang, di ba? But ngayon, ano pre? Iyot na iyot lang? Yun, pangatlong scam yun ng mga tropa natin. Tayo magpapadala sa mga scam natin, mga tropa natin, ganyan. Video, ito, napakaganda nito. Pag-uusapan din natin itong pang-apat na scam ng mga tropa natin. Yan. Pag-uusapan natin ito, bubukingin ko ng mga kapwa ko lalaki, pre.
Makinig kayo. Naka-encounter ka na ba ng time na nahuli mo yung barkada mo mas kilala mo yung girlfriend niya tapos nakita kayo? Ako, madalas ko itong na-encounter to. Napakababaero ng mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko, hindi ako. Ito ang mga kadalasang sinasabi ng barkada ko pag nahuhuli ko silang mix ng babae. Ibang babae po sa jowa nila. Uy, men! Huwag kang maingay kay ano ha. Libre na lang kita sa susunod kung nakita tayo. Scam yun, pre! Kailan pa tayo huling magkikita? At under na under ka dyan sa jowa mo. So ayun, hanggang sa ngayon na nagbablog na ako, hindi pa rin dumadating yung libreng sinasabi niya. Diba? Napakalaking scam. Scam talaga, pre. Diba? Napakadami nating tropang ganito. Huli ka pero di ka kulong. Scam ng mga tropa natin. At ito, panglima. Uy, pre, bayaran naman ang motor mo, gagasan ko na lang. Ito ang masaklap doon. Pinahiram mo ng full tank yung motor mo. Tapos pagbalik, wala ng gasolina. Ang saklap, pre. Huwag na huwag ka magpapahiram ng ganun. Siguraduhin mo yung tropa mo, katiwala mo talaga at magagasolina kahit 30 lang. Kahit 30 lang, bro. Masaya na ako. Kahit may material lang pang uwi, bro. Masaya na ako. Yung hindi ako titiri, diba? Kahit yung may pang gasolina lang pampasok, pre. Gagamitin ko pa papuntang school, pre. Kahit yung konting palubit lang doon sa may-ari ng motor, pre. Nakakahiya naman sa'yo, eh. Sana man lang, kahit 30 lang. Ginagawa mo akong bakla, eh. Diba? Scam yung mga ganun, pre. Huwag ka maniniwala sa ganun. Scam yun. Lalong-lalo na yung tropa mo may kakauning babae. Sus, ginoo. Huwag na huwag tayo maniniwala dito. Umaga na uuwi yung tropa mo. At yon ang panglimang scam ng mga barkada natin. Huwag tayong basta-basta magtitiwala sa papagasan ko na lang. Babalik ko sa'yo nung maaga, huwag tayong maniniwala ng ganun. Scam yun, pre. Trust me, 100% guaranteed. Ano natin ngayon? Ito, maganda rin to sa mga tambay, sa mga naglalaro ng ML, sa mga mahilig manood ng vlogs, sa mga mahilig mag-YouTube, mahilig mag-upload ng My Day, na sobrang haba. May mga gantong pagkakataon tayo na may encounter. Sa araw-araw na pamumuhay natin, makaka-encounter ka ng mga gantong tao. Pag kayo nag-aantay, halimbawa sa McDo, nag-aantay kayo, tapos wala siyang load. Ganito sasabihin, uy men, may load ka? Patspat naman! Uy men, may load ka? Patspat ako, one game lang ako sa ML. Men, may load ka? Patspat ako, mag-my day lang ako. Diba? Napakalaking scam nito. Grabe. Experience ko sa ganito, kakaload ko lang ng 50. Gozer 50. Diba 1 gig yun? Halos ang nagagamit ko pa lang pang Facebook. Tapos inakita ko ng mga barkada kong lumabas. Ayan na. Pupunta daw kami sa Elmons. Mag-iinom daw kami. Yung mga tropa natin, sana sila na lang yung niloadan natin. Nakakaya kasi sa kanila. Diba? Sana man lang. Sana man lang. Pakiusap. Magtira kayo kahit 200 MB. Nakakaya naman sa inyo eh. Ako yung nagpa-load, tas ako yung wala nagamit, di ba? Nakakaya sa inyo. Usong-uso to sa mga lalaki. Lalaki talaga. Napakatatamad mag-load. Tapos pag may load yung tropa nila, yun ang sasalantay nila. Pre, kahit 100 MB lang, tiran mo ako. Please lang. Sana naman po maambunan ng kahit konting MB yung nagpa-load. Ha? Pakisuyo. Usapan natin. Ayan, ito. Napakagandang topic nito. Napakadaming tao ang nakaka-encounter ng mga ganitong bagay, pre. Kahit nakakasawa, paulit-ulit mong sabihan at payuhan yan, dumadali pa rin talaga ang karupukan ng isang tao. Ayun, pag-usapan natin pang pito. Nag-break silang mag-jowa.
na naman. May mga madalas kang maririnig sa tropa mo habang pinapayuhan mo eh. Yung tipong hindi ka patapos magsalita, sabat na lang sabat. Napakahirap magpayo lalo na sa babaeng proven. Alam niyo kung bakit? Kasi kaya nilang damunin lahat ng mga sinabi nila sa boyfriend nila nung lasing sila. Kagaya ng mga gantong bagay. Ayoko na sa kanya, di ko na siya mahal. Napapagod na ako, di ko na kaya pa ulit-ulit na lang. Hindi ko na siya babalikan. Hanggang sa dumating yung point na magkapustahan pa kayo kung magbabalikan sila o hindi. Tapos makikita mo, makailang araw lang. Pre, makailang araw lang. Magkasama na naman yung dalawa. Sa sobrang rupok mo, kinain mo na lahat ng sinabi mo sa boyfriend mo. Ayan, may papayo ko lang sa mga ganito sitwasyon. Matuto tayong panindigan yung mga sinasabi natin. Hindi yung puro tayo salita. Kasi mas okay yung gawa kaysa sa salita. Naiintindihan nyo? Yun lang may papayo ko. Pag magsasabi kayo ng mga masasamang bagay sa boyfriend nyo, dapat kailangan yung panindigan. Okay? Hindi yung makikita ko ulit kayo. Magkayapos kayo sa jeep. Ang sweet! Ito, hindi talaga nawawala sa mga barkada natin. Ako, ang dami kong kilala. Meron akong kilala isa. Sobrang toxic talaga, grabe. Sa sobrang toxic niya, namuti na yung mata mo kakaantay, wala pa. Diba? Yung tropa nating oo ng oo kahit hindi naman talaga sasama. Nakaka-bad trip yung mga gantong sitwasyon. Oo, totoo. Ilang beses ko na itong nararanasan sa isang tao lang. Kilala mo na kung sino kakaibigan kita kaya ginawa mo. Ayun, pag-uusapan natin yung mga toxic. Scam din to. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga oo ng mga kaibigan natin. Diba uso na ngayon ng mga group chat, mga chat-chat sa Facebook. Na hindi mo man lang nakikita kung anong ginagawa ng taong inaakit mo. Kaya dito pumapasok yung mga salitang on the way. Yung on the way lang ng on the way hanggang sa hindi na dumating. Minsan makaka-encounter ka kung sino pa yung talk sheet, siya pa yung akit ng akit maggala. Totoo, okay ka lang? Nakakainis yung mga bagay na ganito. Ayaw na ayaw ko sa tao yung ganyan mga paasa. Pwede namang sabihin ayaw sumama. Hindi yung magpapaasa ng tao at may naghihintay kasi, di ba? Parang sa pag-ibig. Yun ang mga pangwalo na dapat nating ingatan sa mga scammer nating tropa. Huwag na huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga oo-oo na nila, mga scammer na talk shit. Sayang ang oras mo. Ano na pag-uusapan natin ngayon mga kapatid? Ito, maganda rin to na nararanasan nyo rin to. Sa totoong buhay, oo. Nararanasan nyo to. O kung hindi mo pa nararanasan, swerte mo. May mga taong mga ngamusta sa'yo. From out of nowhere, mga ngamusta sila sa'yo. Alam mo, ganitong mga sitwasyon yung mga nakakatakot na pangyayari sa buhay natin. Lalong-lalong nakagigit mo ba yung nag-chat sa'yo, tumawag sa'yo, nag-PM sa'yo, nag-message sa'yo. Yung alam na alam mong hindi mo talaga matatanggihan. Meron niyang mga bagay na pinipipilian. Unang-una, may mga strategyan sila kung paano mangutang. Una, ang kamusta. Kakamusta yung kanya, pre. Oo, totoong kamusta. Pero ang nakakatakot dun, yung kasunod. Yung mga kasunod pa niyang sasabihin pa. Kaya ako, ngayon, medyo crisis ngayon, lockdown. Talagang wala pa. Ako pa nga may utang eh. Salamat, pre. May mga tropa tayong ganito. Na mga ngamusta lang pag kailangan ka. Napakarami nito. Scam din to. Sana naman ho, pag mangungutang tayo, matuto tayo magbayad. Hindi yung pag sinisingit, galit. Ako, hindi man ako mayaman, pero nagbabayad ako ng utang ko. Mahiya ako sa tao. Sakrito. Huwag tayong papadala sa mga kamusta yan. Huwag tayong masyadong mapagbigay. Huwag tayo masyadong puro oo porkit hindi natin matiis sila. Kasi pag dumating yung araw na kailangan mo sila, nasan sila? Wala. Pero meron pa namang mga tunay na barkada talaga yung makasahan mo talaga. Meron pang mga taong mabait talaga. Meron ka pang mga barkadang makasahan mo. Hanapin mo lang ako.
tayo dun sa mga nangungutang, tas pag siningil mo galit, huwag tayo dun, pre. Pakawalan nyo na yun sila. Hindi nyo sila kailangan sa pag-asenso ng buhay nyo. Last na pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kakosa ko. Ito na, napakalupit nito. May isang scam ang mga tropa na may mabuting dulot din. May mga scam ang mga tropa natin na isang bote lang tayo. Ilang beses ko ito nararanasan. Yung isang bote niyan, umaabot to ng umaga, hindi na bago to. Yung tipong kaka-isang bote no, inabot na kayo ng umaga. May mga namimilit pa eh pag talagang ayaw mo mag-inom. May mga gantong tao. Uy pre, tara, isang bote tayo. Sige na pre, isang bote lang. Isang bote lang tayo pre, promise. Hindi tayo magpapaumaga. Isang bote lang please. Sige na. Ayun, sumama ka naman. Ikaw yung nagtitipid, nasa bahay ka lang, ayaw mong gumastos, napagastos ka ng di oras dahil sa isang bote. Yung isang bote na abot ng isang umaga. Maniwala kayo sa akin. Legit yan. Pag nagpaalam ka nga sa nanay mo na maging isang bote lang kayo, hindi yun maniniwala. Hindi yun maniniwala. Isang bote lang, hindi maniniwala. Mas magandang akit kung mag-isang case tayo. Ganon. Ganon ang akit. Hindi isang bote. Scam yun eh. So ayun. Napag-usapan na natin ang mga 10 uri ng scam ng mga barkada natin. Sana nagustuhan nyo itong video ko. And magpa-upload pa ako ng maraming video pa. Please like, subscribe, and comment na rin kayo sa mga gusto nyong pagawa sa akin videos. May mga suggestions sa'yo. Maraming salamat. Stay tuned, mga